Cholo, dahil tinulungan kita, babawas ako isa gulong. Ngayon lang kayo makakakita ng supermarket na pati yung may-ari ay cashier. Kamusta ka, barkada? Tayo po yung nagbabalik sa Supermarket Simulator. At ngayong araw po na ito, mga kabarkada, eh marami po tayong gagawin. Marami po tayong renovation, upgrading, at construction. Parang pares lang nga tayo. Kung mapapansin nyo naman po, eh wala na po halos laman yung ating supermarket. At actually, medyo gusto ko nang paramihin pa yung laman nito, pero sisikip. So, isa sa mga kailangan nating gawin, mga kabarkada, ay palawakin na po ang ating supermarket. At paano natin gagawin yon? Sa pagbili ng panibagong section. Section number 3. Tingnan natin kung gano'n nakalawak. Ayun! Nagkaroon ng kanto. Ba't gano'n? Akala ko pa naman isang buo yung aatras. Hindi pala. So kailangan ko pang bumili pa ng isa. So kapag binili ko to for 1,300, ano mangyari? Ayun! Yan ang gusto ko. Mas lumuwag. Ang gusto ko sana mangyari, mga kabarkada, ay magkatalikuran yung mga shelf na to. For example, lalagay natin siya dito. So ilalagay ko yung shelf dito. Tapos maglalagay pa ako ng isa pang shelf sa tapat nito. Pero gusto ko sana maluwag. Kasi yung mga nasa 7-Eleven at yung ibang mga convenience store, ganito yung mga ano nila, oh. Ganyan, oh. Sandali. Narinig mo na ba yung laro na The Ants Underground Kingdom? Kasi kung hindi pa, naku po, isa to sa mga pinakamagandang laro na malalaro ninyo sa inyong mga cellphone. Dahil itong laro na to, ang pinakaunang langgam simulator game sa buong mundo. Para na lang din kayong isang ant queen sa tunay na buhay. Kailangan mo i-manage yung colonies mo. Kailangan mo gumawa ng mga tunnels, chambers, mag-gather ng resources at the same time, eh magparami. Pero hindi lang ganun kadali yun. Kailangan mo maging strategic dito. Dapat mayroong sistema kasi kapag nagparami ka, kailangan mo rin magparami ng mga pagkain, magparami ng pabahay. Sa totoo lang, hindi talaga ako maalam pagdating sa langgam. Ang alam ko lang ay yung pula tsaka yung itim. Pero sa laro na to, sobrang realistic nito na kung saan lahat ng mga species ng langgam ay pwede ninyong magamit. Tulad na lamang itong Dark Giant na kung saan ito ay napakagandang pang-protect sa iyong base dahil napakalaki nito at napakalakas. Or pwede rin naman itong Rock Bandit. Bagaman maliit siya, malakas din naman ito. Lahat ng mga langgam dito ay may kanya-kanyang mga katangian na kung saan makatutulong sa pagpapalawak at pagprotekta ng iyong kingdom. At pwede kayong gumawa ng team ng mga langgam na gusto ninyo para meron kayong panglaban at meron kayong pangprotekta agad. At pwede kayong sumama sa mga alyansa sa iba't ibang panig ng mundo para mas lumakas kayo at meron kayong katulong kapag kayo ay nilusog na ng mga predator. Kaya kung ako sa inyo, mag-download na kayo ng The Ants Underground Kingdom. Andiyan po yung link sa may ibaba, mga kabarkada, at gamitin mo tong code na to para magkaroon ka ng 100 draw. At syempre, sumali ka na sa aking alyansa. Yes! Naglalaro po ako ng The Ants Underground Kingdom. Ito po ang aking alyansa. Ang pangalan ay Kabarkada. Kaya sumali ka na. I-download mo na yung laro. At ang malupit pa dito, mga kabarkada, di ba halos lahat naman ng grocery store, merong section na puro refrigerator lang. Isang mahabang refrigerator. Hanggang simula dun sa dulo, papunta dun sa kabilang dulo. Puro ref yun lahat. At napapansin ko, mga kabarkada, dahil lumalaki na nga po ang ating supermarket, eh medyo nahihirapan na po si Cholo at si Manolo. So kailangan na natin magdagdag ng mga empleyado. At the same time, isa din po sa mga naisip ko, mga kabarkada, para hindi mahirapan si Cholo at si Manolo, eh kada isang produkto, dalawa na po ang ilalagay natin sa isang shelf. Nagigets nyo ba yung sinasabi ko? Kasi ako naguluhan din ako, eh. Wait lang, papakita ko na lang sa inyo para mas madali. So order muna tayo. Okay, dito tayo nahinto sa rice basmati. So orderin muna natin tong mga to. So bali, ang gagawin ko, mga kabarkada, for example, itong spaghetti na ito, ibebenta natin siya dito sa shelf na to at dito sa may kabila. So what if kunin ko na yung kalahati tapos lagay ko siya dito sa kabila? Kasi kapag ang ginawa natin dito ay dalawang area kada isang produkto, habang nire-restock yung isa, meron pa tayong stock dito sa kabila. So hindi mahihirapan masyado si Cholo mag-restock kasi dalawa na yung marerestockan niya. Nagigets nyo ba? At hindi rin tayo mauubusan ng stock kasi mas marami yung nakadisplay dito. So tulad na lamang dito sa ating refrigerator, maglalagay tayo ng mga itlog dito at magkatapat sila. Magka-size lang ba to? Tama ba? Okay, tama. 8 pieces, okay. At isa din po sa mga gusto kong mangyari, mga kabarkada, para talaga tayo na ang susunod na pure gold, eh kailangan natin gumawa ng hakbang. Kailangan natin ang pagbabago. At para matalo natin ang mga supermarket dito sa Pilipinas, eh kailangan natin magbaba ng presyo. So kung ang benta natin dito dati, eh, for example, itong market price ay 3.59, eh tinataasan natin, ginagawa natin $4. Ngayon, tatapatan na natin ang merkado. Kung sila
sila ay nagbebenta ng $3.54 kada isang produkto. Ako magbebenta ako nito ng $3 lang, par. $3 lang. Kakatiting na lang yung profit ko, par. Yung tubo ko ganito na lang, oh. Kung makapansin nyo, itong sliced bread $4 at sa merkado $3.22, gagawin na lang natin siyang $3 pa. $3. Napakamura na ng ating mga produkto. Ito, $4.51. Ginawa ko na lang $4. Yun ang ipanlalaban ko sa mga supermarket dito sa Pilipinas. Tapatan nyo yung presyo ko, par. Tapatan nyo yung presyo ko. At ngayon lang kayo makakakita, par, ng supermarket na pati yung may-ari nagre-restock. Ganon kalupit, par. Ano ba to? Rice basmati? Saan ko pa ilalagay ito? Saan ko ilalagay itong rice basmati na to? Dito na lang. Okay, dito natin siya ilalagay. O diba, ako na nagre-restock, par. Diba, tinutulungan ko na si Cholo. Par. Ganun ako kabuting boss. Cholo, dahil tinulungan kita, babawas ako isa gulang. So isa sa mga kailangan din nating orderin ay itong fridge B. Kailangan na natin ng mga malalaking rep. Tapos kailangan ko din ng isa pang shelf or dalawa. Ako po, wala na akong pera. Mamaya na siguro. Isa munang shelf. Isa muna. Masyadong mahal. So maglalagay tayo ng panibagong shelf dito. At the same time, maglalagay tayo ng panibagong ref. Oh my goodness. Ito na, par. Umaasenso na tayo, par. Nag-upgrade na tayo. Oh my goodness. Ganda na, par. Dumadami na ang ating lalagyanan. Oh my goodness. Ang ganda tignan, par. Ang ganda tignan. Ay, dapat pala yung mga itlog dito. Tapos yung mga soda dito. Diba? Kasi mas marami tayong soda. Turco soda is too expensive. Ay! Too expensive ba? Gawin natin $2. Balik ka na, sir. Balik ka na. Ito, $3. Gawin natin $2. Murang-mura, par. Murang-mura. Bumili na kayo. Napakamura ng aking soda. So, it's a brand new day, mga kabarkada. At kung mapapansin ninyo naman po, eh, maganda na po ang ating supermarket. Mas organized na siya. At mas marami na po tayong mga shelf dito na pwede natin lagyan ng mga products. Pero ang problema, kung mapapansin naman po ninyo, eh, wala na tayong mga products. Hindi ako makapag-restock na maayos kasi wala tayong pera, par. Hindi naman ako pwede umutang kasi may natitira pa tayong utang, oh, $720. Paano ko babayarin yan? At isa po sa mga naisip ko, mga kabarkada, eh kailangan na po natin tulungan si Manolo. So feeling ko, oras na para bumili ng isa pang checkout counter. Kaso ang iniisip ko, alin dito sa dalawa yung bibiling ko? Kasi itong isa ay mirrored at itong isa ay hindi. So ibig sabihin, mirrored ata yung kailangan kong bilin. So try natin bilin yung mirrored. Grabe, $500. Para lana naman na akong pera nito. So kapag mirrored, yan. So tama pala na mirrored yung bibiling ko. So ilalagay natin to dito. Kaso, sumikip naman dito. Paano ngayon? Paano ngayon to? Kailangan kong bawasan. Feeling ko kailangan ko ata tanggalin to. Tapos ililipat ko siya dito. Tsaka ito. Tama ba'y ginagawa ko o mali? Feeling ko tama naman ata. So dadaan dito para makapunta dito. At ang ilalagay ko na lang siguro dito, yung mga hindi nakakain, which is yung mga shampoo tulad nito. So dapat tanggalin ko to, tapos ipalit ko ito. So ilalagay ko na siya dito. Yan. So ang hindi nakakain, dito natin ilalagay. Tapos yung mga nakakain at yung mga ginagamit panluto, dito natin pagsasama-samahin lahat yan. Yan. Para hindi malilito ang ating mga customer. So medyo lumaki. Medyo lumaki at medyo sumikip yung ating supermarket. Lumaki at sumikip. Paano mangyayari yun? So, syempre, tayo ay magbubukas na. So, pwede akong tumao dito, pero mas maganda siguro kung mag-hire na lang tayo ng panibagong employee. Investment to par investment. Although, wala na tayo masyadong mabenta, at least meron tayong investment. Kaso, kailangan natin makakomplete ng checkout ng 400. Kaya pala nagtataka ako bakit hindi tumataas to. Ibig sabihin, ako mismo yung gagawa. So, ibig sabihin, kailangan ako yung magkakashare dito. So, kailangan ko maka 400 dito. So, bago yan, mag-restock muna siguro tayo kasi kailangan natin mag-restock. So, kailangan ko nung mga nasa shelf. So, ang unahin natin ay ito. Kailangan ko pa ba ng bread? Hindi ko masyadong kailangan ng bread. Flour, kailangan ko ba ng flour? Oo, kailangan ko ng flour. Siguro karamihan dito yung mga nakabox tulad nitong pasta. Tama ba? O, di ba wala na akong pasta? Okay, balik na naman tayo sa pagka-cashier, par. Kaso ngayon, mas nakakalito. Ano ba naman to? Nasa kabilang side yung cashier. Hindi ako sanay. Masanay ako dun sa kabila. Palit nga tayo, Manolo. Dito nga. Okay, credit card. Ang layo, ah. 93. Grabe yan. Ang dami ng pinapamili ng mga tao ngayon. Kapag mas marami tayong nabibenta, mas marami silang binibili. Ganun pala dapat. So dapat damihan talaga natin yung products natin para marami silang mabili. At syempre, kailangan natin ilagay sa storage to para makapag-restock si Cholo.
kailangan natin ilagay yan dyan. Kayaan na natin siya yung mag-restock kasi kailangan natin maging cashier for today. Kung ganito lang magtayo ng supermarket sa totoong buhay, siguro may supermarket na ako par. Sipin nyo, nagsimula lang tayo sa $50 tapos ganito na yung kinikita natin. Par, magkano ang $50 sa pesos? 2,500, tama ba? 2,500, meron na kayong negosyo? Sana ganun eh, diba? Sana ganun lang kadali magnegosyo sa Pilipinas. So, pwede na tayo mag-hire ng restocker. So, ang bayad sa kanya ay 90 every day. Kailangan ko ba ng restocker? Meron naman na akong cholo eh. Hindi pa ba sapat si cholo? Hindi pa tayo pwede magkaroon ng isa pang cashier kasi kulang pa ako ng complete checkout. So, kailangan ko pang mag-checkout ng mga customer. Okay, okay, okay. Tapos, gusto ko sanang bumili ng product license kaso 1,100 ang isang lisensya. Napakamahal naman yan. Partingnan nyo naman yung pera ko. $120 na lang. Saan ko kukunin yung pambili ng product license? Oh my goodness. At syempre, kung mapapansin naman po ninyo, eh medyo marami-rami na po ang ating stock. Ayun o, medyo, uy, ganda tingnan. Gusto kong marating yung panahon na kapag tinitigan natin itong mga shelf na to, palagi silang may laman. Alam nyo yung pag kami bumili, mapapalitan ka agad kasi napakadami nating supply. Kaya kailangan muna nating sipagan mga kabarkada para lumaki ang ating supermarket. Gusto ko yun talaga, yung parang kada may bibili, marerestakan agad. Kumbaga lahat ng shelf natin, puno palagi, hindi nauubos. Yun ang gusto ko, puno na. Tapos, mura pa. Ngayon lang kayo makakakita ng supermarket na pati yung may-ari ay cashier. So, meron tayong malaking desisyon na kailangan gawin. Bibili ba ako ng panibagong product license? O bibili ako ng mga produkto? Kasi so far, medyo nagiging low na ulit ang ating supply kung mapansin ninyo. Pero marami pa rin dito sa side na to. Hindi ko alam ba't ang dami kong supply sa side na to. Baka pa ulit-ulit yung nabibili ko. Hindi ako sure. Pero palagi ako may restock sa mga to. Pero anyways, feeling ko mas magandang bumili na lang tayo ng panibagong product license para meron tayong mabenta. At feeling ko, meron na tayo mailalagay sa freezer kasi may nakalagay dito na chicken. Ibig sabihin, frozen chicken siguro yung ibibenta natin. Freezer. Oh, to na nga! So, pwede tayong bumili ng chicken, fries, tsaka pizza par. Oh my goodness! May bago na tayong ibibenta! Oh my goodness! Ito ang gusto ko par. Uy, ang dami ko pang ano? Ang dami pang space. Pwede ko pa ito ilagay dito sa storage. Okay, good, 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 good. Pero kailangan pa natin ng freezer. Hindi pa tayo makakapagbenta ng chicken. Kailangan ko pa ng isa pang freezer. Kaso mahal yung freezer eh. So, i-display ko muna yung chicken dito. Tapos, lagyan natin ang presyo to. Ang bentahan ng merkado ay 6.09. So, ibibenta ko siya ng 5.50. Mura lang dito par. Mura dito par. Palagi dito mura. Okay, $5 lang. Panis. Murang-mura at magbukas na tayo kasi wala na tayong pera. Kailangan kong bumili ng freezer. Meron bang mas malaking freezer? Ay, wala ata. Ito lang ata yung isang freezer na to. 400. Okay, konti na lang. Malapit na tayo makakuha ng isa pang cashier. Konti na lang, par. Konting pagtitiis na lang. Dali. Gusto ko na ng bagong cashier. Ayoko na magkano na ito. 83. Thank you very much. Maraming salamat. Napakadami nyo binili. Lang, mamaya ka na dyan. Bibili muna ako ng panibagong trabador. Hiring. Hindi pa pwede. Last one. Ikaw na ang lucky customer at dahil dyan, bibigyan kita ng discount. Oh, 62 sa'yo. Gagawin kong 65. Oh, ayun. 65. Sa'yo na yan. Thank you very much. Mamaya ka na. Sandali lang. Mag-hire ako. Yes! No cashier! Let's go! Si Michael. Tapos si Andrew. Asan si Andrew? Hindi. Parang magkamukha kayo. Kambal kayo? Cholo, may kambal ka pala? Si Andrew? Tapos si Manolo? Kakambal niya si Michael? Isa pa sa mga gusto kong bilhin ay syempre panibagong bawal na akong bumili. Gusto ko ng bagong freezer, ano ba naman 'yan? Etong cereal, gusto ko sana siyang ilagay dito sa ilalim kasi magkakasama silang tatlo. So feeling ko kailangan ko munang ubusin yung ibang mga supply natin dito para mailagay natin dito sa ilalim. So pwede na tayong maglagay ng panibagong freezer. Maganda ba dito yung pwesto ng freezer o dapat ilagay ko sila sa ibang lugar? Saan ko ba pwede ilagay itong mga freezer na to? Or dito na lang talaga sila. Parang ang pangit kasi nila dito eh. Dapat ata pag ganito yung lagay natin. Ay hindi, maharangan niya yung pintuan. Para saan nga ba itong pintu na to? Hindi ko alam kung para saan yan. Di ba dapat para sa storage yan? Dapat nabubuksan to para nakakapunta tayo sa storage. So pwede na natin ilagay yung manok dito. At pwede na natin siyang presyuan ng $9 lang par. $9! Napakamura! Yes naman! Finally, wala na akong utang par. Oh my goodness, ang sarap pala sa feeling na wala ka ng utang. Oh my goodness, at syempre,
kailangan na po natin mag-restock ulit. Kung mapapansin ninyo naman po, eh, halos lahat ng mga produkto natin ay wala na. So, syempre, kailangan ko na naman isa-isahin lahat ng produkto. Siguro magsimula muna ako sa fridge para hindi ako mahirapan. So, meron pa ba tayong tubig, keso? Okay, may tubig pa tayo, meron pa tayong keso. Pero bumili na rin tayo para meron tayong stock. So, actually, tigisa lang pala kasi sucks. So, meron pa naman tayo mga itlog at actually nagtaas yung presyo ng itlog. So, pwede nating gawing $4. So, yan. Actually, kung mapapansin nyo, kita naman dito kung tumataas yung presyo or bumababa yung presyo ng isang produkto. So, medyo wala na tayong milk, wala na rin tayong orange juice, tsaka soda. So, kailangan natin bumili. Siguro, ang kailangan natin na marami, itong soda na isa. So, try natin bumili ng dalawa nito, tapos dalawa or tatlo nito. Tapos, apple juice, parang meron pa naman tayo tsaka Sprite. So, meron pa tayo. Actually, kailangan ko mag-restock. Tapos dito, medyo konti na lang tayo. At actually, para hindi na ako mahirapan, pwede naman akong bumili ng tigisang item. Tapos kapag sobrang dami kong stock nun, hindi na lang siguro ako mag-stock pa ulit. At least dito, mabibili ko lahat ng produkto at wala akong makakalimutan. So, goods na rin. Ang problema nga lang dito, eh, ubos yung pera ko at the same time, ang dami natin aayusin. Dapat magkaroon na ng update si Supermarket Simulator na mas madaling mag-ayos ng mga boxes na to. Ang hihirap, oh. Kailangan ko pa ipasok lahat to dito para lang maayos. Oh my goodness, ano ba naman yan? Siguro mas maganda kung maglalagay sila ng feature dito na pwede tayong magpatong-patong ng mga box. Halimbawa, magbubuhat ako ng isa. Tapos pwede pa ako magbuhat pa ng isa pa, or hanggang 5 box para hindi naman mahirap. Bakit ganun? Ang dami ko na nabili pero hindi pa rin puno. Wala na akong pera pa. Wala na akong pira. Take loan. Oh my goodness. Ito na nga sinasabi ko, par. Kailangan natin spend it wisely. Oh my goodness. Para sa business. Okay. Game. Kailangan natin ng bleach. Asan yung bleach? Kailangan bibili natin lahat ng kailangan natin, par. Dalawa. Tapos lahat to. Pupunuin ko to, par. Ito yung hand sanitizer. Kailangan ko ng dalawa. Hand soap pala, hindi pala hand sanitizer. Akala ko hand sanitizer. Para sa negosyo. Kapag umutang ka, kailangan ibabalik mo sa negosyo. Para. Kasi paano ka makakabayad kung hindi mo ibabalik sa negosyo? Kailangan natin ng supreme flour ulit. Flour ulit ang kailangan natin. Man. Kailangan natin ng bottled milk, peanut butter, tsaka marshmallow or yung candy. Peanut butter, bottled milk. Asan yung milk? Ito. Tapos, kailangan natin ng candy. Yan. Okay, dito kompleto naman. Medyo bawas lang tayo ng konti dito. So, kailangan ko ng isang stock nito. Tsaka itlog. Tigisa. Okay, tigisang itlog. So, dito sa freezer, parang wala naman tayong kailangan pang ilagay. Siguro chicken na lang. Dalawin natin yung chicken. Okay, chicken. Oh my goodness, napakadami, par. Ang dami nito. Napakadami! Oh no! Aray ko, nabunggo pa! So, dahil medyo marami na nga tayong stock, feeling ko kailangan natin mag-expand ng storage at the same time, bumili ng mga storage rack. So, kailangan ko ng at least dalawa. So, pwede na siguro yan. So, nag-expand. Wow! Oh my goodness, bukas na siya! Yes! Ito yung sinasabi ko. Oh my goodness, nabubuksan naman pala yan. Pinahirapan pa ako, par. Oh my goodness, yes! Hindi na tayo lalabas. Pwede ba isara to? Ay, hindi. Dadaan pa pala tayo dito kapag bibili tayo ng mga storage rack. Oh my goodness, yes! Sa wakas! Nabuksan na din yung pinto. Hindi na masyado mahirap. Yun, oh, dito na sila dumadaan, oh. Yan ang gusto ko, par. Yan ang gusto ko. Oh my goodness. At tingnan nyo naman po. Ang dami na nating supply, par. Punong-puno na ang ating shop. Oh my goodness. Ang sarap tingnan sa mata, par. Ang sarap tingnan sa mata. Pero baon tayo sa utang. Magbukas na nga tayo. Kailangan na natin magbukas. Oh my goodness. Nauubusan tayo ng pera, par. Kailangan natin makabayad sa utang. 400 per day yun. Oh my goodness. 400 per day. Ang daming ikakalta sa kita natin. Renta, bills, ano pa? Empleyado, sahod. Oh my goodness. Ang daming ikakaltas. Grabe naman yung bayad sa utang. Grabe naman yung 1,000 kada isang araw. Sakit! Kailangan natin makabayad kaagad dyan. Oh my goodness. Pero siguro mga kabarkada, dito ko na po tatapusin ang ating Supermarket Simulator episode. Nabunggo na naman ako. Ayos kayo talaga, no? Patapos na nga ako, eh, no? Oh. Pero siguro mga kabarkada, dito ko na po tatapusin ang ating Supermarket Simulator episode. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli! Paalam, at kung nagustuhan nyo ang ganitong klase ng episode, mag-subscribe ka na, i-like mo na tong video na to. At syempre, ayon kay YouTube, hindi nyo pa daw to napapanood. Napanood mo na ba to? Sabi niya kasi hindi pa daw. So, panoorin mo na to. So, kung napanood mo na to, salamat. Kung hindi mo pa napapanood, panoorin mo na. At salamat na din. Dahil papanoorin mo. Di ba?
Papanoorin mo, di ba? Panoorin mo na.